Purihin po ang ating Panginoon. Magandang-magandang gabi po. At sa bawat isang tayo ng ating Panginoon, at sa gabi po nito, ang ating pagtutukan sa ating first day night training po ito. Natapos po natin ang ating pong aralin po about the series natin na tinalakay natin na Hellboy. So, we are about preparing for another series na ating pong tatalakayin sa mga susunod po na mga linggo po na ito na darating, no? At dahil po dito po sa ating pong special na okasyon na masasabi po natin para po sa ating pong iglesia na Jesus Christ, One God, One Gospel Church, we have this what we call a celebration of annual Family Day event na ginagawa po natin in the month of August po na yan. And we are finally on our sixth season po para po sa taong po na ito. Napakalaking pagpapala para po sa bawat isa po sa atin. And having said this, no, for tonight, nais ko naman po na magbigay po ng konti po na how shall I say this? No? Parang exhortation or parang encouragement at the same time and how I wish na talagang ito po ay magdulot po ng enlightenment po sa atin. Because in our Family Day event, we really focus on the family, no? And having said that, no, siguro mahalaga na parang pag-aralan po natin ng kaunti po sa gabi pong ito o pag-usapan po natin na aking pong maaaring pwede rin sabihin na pag-aralan po natin kung ano po ang tinatawag po na benepisyo or advantages, no, na masasabi, benefits or advantages ng ang isang mananampalataya o ang isang naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo na iniligtas, ano po yung tinatawag po na mga kaakibat na mga pagpapala or sabihin po natin na bentahe. Ayan, no, kapag tayo po ay napabilang po sa isang church family. So for tonight, I would like to discuss, no, the benefits of having a church family para po sa gabi pong ito. Yung ating pag-uusapan po, no, sapagkat, you know, sa hindi nakakalam, na kapag tayo po ay meron po ang tinatawag po na church family na kinabibilangan, ito po yung makapagbibigay po sa atin na it can offer us a wide range of advantages, no, which is ito po ay humihigit o lumalampas pa doon sa tinatawag na religious affiliation. Iba kasi ang iniisip, yung pag-anib lang po na yan nasa sa iglesia, ganun lamang po yan, no. So hindi lamang po yan basta pag-anib na ganun lamang po, no, kundi may mga bagay po tayong dapat maunawaan at ito nga ang siyang aking tatalakayin po para po sa gabi pong ito na ating pag-uusapan, simpleng-simpleng usapin na pag-aralan po natin. Yung what are the advantages or the benefits of having a church family? I will name few, no? Actually, kung hindi lamang po ito few, baka sumobra pa. So, ano-ano po ba ang mga tinatawag po na kaakibat ng mga pagpapala, biyaya, bentahe, or advantages, no? Benefits nito pong meron tayong kinabibilangan po na church family. Kasi hindi po pwede na nasa bahay lang po tayo. Sasabihin natin, doon tayo lang magwa-worship, doon na tayo magbasa po nito pong salita ng Panginoon, doon na lang po natin ito bubuklatin, doon na lang natin ito babasahin, no, sa ating po mga tahanan. Hindi lang po ganun po yung bagay po na yan, no. So, tingnan po natin ano-ano po yung tinatawag nga na benefits po nito. Unang-una na maibibigay ko pong benefits, yung tinatawag po na sense of belonging, no. Kung papanong tayo po sa tinatawag po na meron tayong biological family na tinatawag, no, katulad ng sa biological family,
Ang church family po, nakapagpo-provide po ito ng sense of belonging and identity sa isang mananampalataya, no? Yung ikaw po ay mapabilang sa isang community, sa isang grupo, no? Na kung saan na, na pareho kayo ng pag-iisip, pareho kayo ng pinaniniwalaan, na kung saan magbabahagi ng kayo sa isa't isa, nung tinatawag na you may share faiths and values, no? Eh, ito po ay nakapag-create ng strong bond and connection, no? So, yan po yung una po niya, no? Kaya mainam, no? Na meron tayong tinatawag na church family na kinabibilangan. Pangalawa po na naibibigay po or advantage or benefits po nito, yung support system. Yun, no? Support system, no? You know, ang church family po, ito po yung makapag-offer po sa atin nung tinatawag po na emotional and spiritual and I may say a practical support. Ayan, no? Practical support, especially during various life events na meron po tayo, no? Ayan, halimbawa, yung natakot ka, nabigla ka. makatulong po yung tinatawag po na church family po na yan sa atin. No? Whether you're facing challenges in life, no? Or you've been celebrating milestones, no? Or achievements sa buhay po ninyo, or you may be seeking guidance, no? You know, your church family can be a source of encouragement and assistance. Ganun lang po kasimple po yung bagay po na yan. So, yan po yung pangalawa. Pangatlo po, pwede rin po at maging benefits po natin na kapag ka meron tayong church family po, yung camaraderie and fellowship. Yan, no? Camaraderie and fellowship. You know, church families po, sometimes, no? Madalas na nangyayari nga, hindi lang sometimes, meron nag-i-engage po yan sa social activities, no? Or gatherings, no? Saan naglalagay sila ng event na kung saan it can foster, no, camaraderie. Like for example, in our church po rito, sa Jesus Christ, One God, One Gospel Church po namin na ito, 6 years, hindi lang 6 years, kasi for the past 2 years na pandemic or 3 years na hinto po tayo. So, supposedly, we're about on our 8 or 9 na direct, no? Possibly, no? Kung hindi nagkaroon ng pandemic, itong 6th season natin na ito, possibly, ito'y 8 or 9th season na po natin na yan, no? Para po sa ating family day po ito, no? So, yan ang our family day, sa family day event po, nakapagbibigay po siya ng camaraderie. And then, this is I may say a great experience, no, sa lahat ng church members po rito na nakadalo na po at nakasubok na sumama po rito. And itong pagkakataon po na to, siyempre po pag may church family po tayo, ito po yung nakakapagbigay po sa atin ng pagkakataon para makapag-build ng meaningful friendship, no? And you may share experiences and you can create a lasting memories. Like for example, all of the family events po, no? From season 1 up to itong darating na ika-6 nga po na ito, no? Ito po yung nakapag-create po nung tinatawag po na lasting memories because every family day event po is different from one another, no, or the other, I mean, no. So hindi po siya pare-pareho, it has a different experience from season 1 up to season 5 at ngayon po magiging season 6 po na ito. So yan ang kagandahan po nung tinatawag na napapabilang po tayo sa church family. Meron pong ganyan po. Another thing is spiritual growth. Yan po ang nai-offer po or I may say benefits or advantage ng meron tayong tinatawag na church family. Alam po ninyo, napakahirap lumago sa pananampalataya kung wala kang kinabibilangan church family po na tinatawag po na yan. Because our church family can contribute, no, to your spiritual journey at malaki po ang impact po nito sa ating spiritual journey, no? Like for example, through worship, no, services, iba po yung nagwo-worship tayo sa bahay, kagaya niyan yung worship from home po natin yan. Iba po yan doon sa tinatawag na corporate worship na ginagawa po natin na yan, no? So, iba rin po yung kapag ka nag-aaral tayo ng salita ng ating Panginoon through discussion or whatever study groups na ginagawa po natin, napapalalim po nito ang ating po mga pangunawa. Pangunawa saan? Sa Panginoon Diyos at pati po sa kanya pong tinatawag po na salita. At of course, dagdag pa dyan, syempre, pati po yung ating pong pananampalataya. Marami po tayong natututunan, no? It may be, we may be seeking a personal growth, yan po, makukuha
nakuha po natin yan sa church family po natin na tinatawag po na yan. And then another, no, I would like to mention, panlima po is accountability. Siyempre po, the members of the church family, kadalasan po yan, they are accountable for living according to the shared beliefs and values. No? Because of this, yung accountability po na ito, ito po yung makatutulong po sa isa't isa para ma-maintain po yung kanila pong moral compass and positive life choices sa kanila pong mga buhay. So yan ang kainaman, kagandahan po ng meron tayong church family. Sumunod, kasama rin po dyan, of course, yung tinatawag po na guidance, no? And mentorship. You know, ang church family po, sa bawat isa po sa atin, akala lang natin, aatin tayo at ganun-ganun na lang. Hindi po, no? Because kasama po sa church family po natin yan, yung tayo pong mga mananampalataya na pumupunta sa ating pong kinabibilangan, kinaaniban o sinasamahan po na iglesia ng ating Panginoon, ito po yung isang kayamanan ng ating pong mga buhay na masasabi po natin. Lalo na kung ito po yung nakapagdudulot po sa atin ng tinatawag na magagandang karanasan and I may say spiritual wisdom, no? Yan, maganda po yan, no? So these mentors can provide guidance, no? Share insights and offer advice as you navigate, of course, the various aspect of your life. Ganyan po yung bagay na yan, no? Kaya sa atin po, maganda rin po yan sapagkat merong guidance and mentorship yung mga nando doon sa church na tinutulungan po tayo, mga manggagawa sa iglesia ng ating Panginoon, na mga ating pong iginagalang, nire-respeto, malaki po ang naitutulong po nila para po sa atin. So, napakainam, napakaganda nang meron tayong kinabibilangan na church family. Hindi lamang po dyan sa guidance and mentorship, kasama rin po sa ating pong benefits na may church family po tayo. Ito pong prayer and intercession. Purihin ang ating Panginoon. Napakaganda po na meron tayo ng church family. It is because of the prayer and intercession. No? You know, tayo pong lahat ng tao, mananampalataya o hindi man, tagdaan po ninyo, daraan po tayo sa tinatawag po na pagsubok o dagok ng buhay na tinatawag. Sa panahon po na yan, ang isa sa maganda po na makakatulong po sa atin at malaki ang maitutulong po sa isang tao, sa isang mananampalataya higit lalo, yung meron siyang kinabibilangan na church family. Because the church family, they can come together for a prayer, no? To offer prayers and intercession in behalf of its members. I remember a few years ago na nangyari po yan dito po sa amin pong church po na ito, na meron po kami isang mananampalataya at kamanggagawa na rin at the same time, na dumating po na siya po'y dinagukan po ng matinding dagok sa kanya pong buhay sapagkat siya po'y nagkaroon ng karamdaman at hindi naging maganda po ang naging resulta at ang pagka-assess ng doktor po at binigyan po siya ng hindi magandang masasabi na natin na taning, no? So ang ginawa po namin, kami pong lahat na kabilang po rito at nagmamahal rin po sa kanya, kami po sama-sama po na nanalangin at nag-ayuno po para po sa kanya at bigyan po siya ng habag ng Panginoon. At sa habag naman, ang awa ng ating Panginoon, siya po ay pinagkalooban ng karagdagang buhay ng ating Panginoon. Salamat naman sa ating Panginoon. Ipatuloy pa rin natin siya pagtuturo at bahagi, kagaya ng sinabi ko, no? Bahagi ng tinatawag po na benepisyo pagkat po tayo ay may kinabibilangan po na church family. So yung collective power of prayer po na yan, it can provide comfort, it can provide hope, healing during these challenging times, this challenging moment, no? Yung mga crisis po na yan na ating pong pinagdaraanan sa ating pong mga buhay. So another benefits na masasabi ko po sa inyo, makinig po tayo maigi, ito po, no, pang-8, no. Ito pong tinatawag na service opportunities, no. Maraming churches po, they've been engaging in a community service or outreach initiative po, no, which is ito po, masasabi ko po, somehow ang ating pong iglesia ay nag-uumpisa po sa mga ganitong pagkakataon at ginagawa po natin na ito. So parang kapag tayo na pabahagi po rito, nakapag-participate po tayo, this is a meaningful act of service, no?
not only a meaningful act of service, but it can contribute to the betterment of your community and the lives of others. Napakalaking nagagawa po niyan. So, yan ay magagawa po natin. Lalo na ako ang iglesia po, ang isang iglesia ay aktibo po pagdating po sa ganyan pong klaseng mga activities, yung mga community service and outreaches initiatives na yan, as I have said earlier, no? So, maganda pong pagkakataon po yan. Makita po natin para yung bang maging kabahagi po tayo para umige, bumuti, not only the community, but the lives of others. Kahit sabi mo, mangilan-ngilan lamang po yan. Napakaganda po, no? Kaya, pagkakataon po ito para po sa atin na makapaglingkod, hindi lang sa church, no? Kung hindi sa atin pong kapwa. Napakaganda po ng mga natin. Ano pa po? Pang-siyang? Shared values and morality, no? You know, a church family, pwede po sila makapag-reinforce and uphold the shared values po na ito, the ethics and the moral principles po na ito, no? So, ito pong shared foundation po na ito, it can provide a sense of unity and clarity, no? In navigating ethical dilemmas, no? I may say, no? And making important decisions, no? So, malaki po, maitutulong po sa atin yan, no? Pagdating meron tayong tinatawag po na church family, no? And then susunod po ay wala pong iba, of course, the celebration of faith. Ayan, ang ganda po yan. Celebration of faith. Ang ganda po. Pagka meron tayong kinibilangan po ng church families, no? Siyempre, makakapag-celebrate po tayo ng mga religious holidays, kasi nasabi po nila, or festivals, to, the biblical festivals, magsama-sama, no? Like for example, we can join with one another, remembering the birth of our Lord Jesus Christ. Kahit na hindi ganun nga po ang date po niyan, po pwede rin po, wala naman pong masama. Pagdating po doon sa bagay po niyan, ang importante po, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pag-alala at sama-sama po tayo nagse-celebrate para mapagtibay yung pananampalataya po natin, yung pagkakaisa po natin, yung bond natin with one another, yung pananampalataya, no? Para ma-express po natin yung kasasalamat po natin. Kita nyo na, sa bansang Amerika, meron silang tinatawag na Thanksgiving Celebration Forum. And during that time po na, wala silang ginagawa kundi magpasalamat. Pasalamatan nila ang kabutihan ng Panginoon. Pasalamatan nila ang ginagawa ng Diyos sa buhay po nila. Ganun, sana magkaroon po ng ganun klase po. Yung nangyayari na po yan sa ganito po na meron po tayong kinabibilangan. Po tayo, walang kinabilangan. Solo po tayo. Hindi po sa lahat ng pagkakataon, mabuti, mainam, maganda ang tinatawag na nagsosolo. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Although may sinasabi rin naman na kinakailangan, may pagkakataon sa buhay natin na magsolo po tayo, no? Eh, may mga dadaanan po tayo, tandaan po ninyo sa buhay natin, na dadaan ka ron nang nagsosolo ka at nag-iisa ka na wala ka makakasama kahit mga mahal mo sa buhay. Totoo po yan. Isang halimbawa lang po yan na aking po naranasan na talagang katotohanan ng buhay. Na kahit na may gustong sumama sa iyo, hindi ka talaga masasamahan. Naalala ko, no, ako po inoperahan po dito po sa aking pong tuhod po na ito. No? Isipin po ninyo, nung first time na makaranas ako na ako po yung ma-operahan at ma-hospital na rin at the same time, no? Isipin po ninyo, nung papasok na doon sa operating room, ay walang kasama po talaga. So, yun po. Kahit maraming po pwedeng sumama, alam ko nga, ibang mga kapatiran, kahit mga manggagawa, kung po pwede akong samahan, samahan po ako rin. Kaya lang, papunta pa lang, solo na talaga. Ganun po. Kaya isang habang papunta po ako sa operating room, nakita ko at nagsosolo ko, ganitong-ganito ang buhay. May mga haharapin tayo sa buhay po natin na kinakailangan ikaw lang mag-isa at wala kang makakasama. Liban, of course, yun po sa ating Panginoon. So, celebration of faith, kasama po yan. Ano pa po? Yung safe and inclusive environment. You know, kapag ka ang isang iglesia po ay meron po sila healthy church family at gusto po nila makapagbigay ng tinatawag po na ligtas, no? At yung inclusive space nga po na to para sa bawat isa. Tingnan nyo, maganda po kapag po tanggap ng bawat isa, yung isa't isa, nagagalangan. Yan ang pinakamaganda. Mahirap po yung
walang respeto. Nagtatanggapan. Meron pong paggalang, may pagrespeto sa isa't isa, at yung ganitong klase pong mga pagtitipon, pagsasama, o sabihin po natin na grupo na ating kinabibilangan, ito po yung nakapagbibigay po at nakapagdudulot po sa atin ng tinatawag na personal growth, healing, and of course, a sense of safety na masasabi rin natin. And another advantage po or benefits po nito, learning and education. Ayan. Learning and education. Ano ibig po sabihin po nito? Ito po ay nakakapagbigay po sa atin ng pagkakataon. Ito po tayo. Like for example, dito po, sa salita ng Diyos, sa pag-aaral, sa mga Bible study, sa mga small group natin, or kung may kinoconduct na mga seminar, conferences po, workshop, no, at nag-invite ng mga guest speakers. Yan, pagkakataon po yan, no, yung mga educational resources po na yan po, pwede po magpalalim ng ating pananampalataya, ng ating pong pag-unawa, sa ating pinaniniwalaan, pinananampalatayan, and of course, it will promote a lifelong learning para po sa bawat isa po sa atin. Yan ang kagandahan kapag kami kinabibilangan po tayong church family. Pero isipin po ninyo, kung wala kang kinabibilangan, paano ka magkakaroon ng opportunity umate ng seminar, conferences, no, workshop, no? Makakita ka ng ibang guest speaker, mahirap nga yung puro ikaw na nagsasalita. Talagang gusto ko po, meron po makasama na rin. Yan nyo, one time, loobin ng Panginoon. Na ako, may mga pagkakataong kita ninyo na kung inyong natatandaan, meron po tayo dito po sa iglesia po na to, kahit nga member, binibigyan natin ng pagkakataon na makapagsalita, makapagbahagi ng kanilang mga patotoo. Ilan na po ang nakita po ninyo at napanood po rito? Ilang mukha na po sila? Sila po yung mga nagpatotoo, nagpasalamat, nagpalakas sa bawat isa po sa atin. Sila po yung mga iba po dyan, mga members ng church na ito. Iba po dyan ay mga manggagawa ng ating Panginoon. At may pagkakataon din, ako po mismo, yung ating pong Amazing Grace, kung natatandaan nyo, tayo po ay nag-imbita ng mga lingkod ng ating Panginoon upang magbahagi rin po sila ng kanila po mga karanasan na nakapagpapalakas, nakapagpapatibay po sa ating Panginoon. Mayroon po kasi yung purong mukha ko na lang ang makikita. Kaya gusto ko rin, nakakita rin po. Kaya loobin pa ng Panginoon, magkaroon pa po tayo ng mga ganong klaseng activities kasi napakahirap minsan mag-imbita ng mga pastor dahil alam ko mga busy din po yung mga yan. So kaya ini-schedule po natin sila para po sila maging kabahagi para po dito, no. So kung meron din naman po sa inyo na willing po, pwede kayo mag-comment, no, kung gusto niyo po maging kabahagi po ng gawain po ng ating Panginoon dito. Mag-usap po tayo, upuan po natin, at ibahagi natin kung paano po ng katawan ating Panginoon Jesus Christ. The another thing is volunteer and leadership opportunities. Kasama po yan pag may church family po tayo niya, no? You know, kapag ka na-involve po tayo sa church family, talagang ang puso po natin ay ibinigay po natin sa Panginoon una. At pangalawa, sa ating pong kinabibilangan po na iglesia po na yan ng ating Panginoon, ito po yung makapagbibigay po sa atin ng parang makapagbubukas ng pintuan, ayan, no, para for various roles and responsibilities po na yan, na kung saan yung inyo pong mga skills, no, or leadership skills na yan, I may say, no, ito po yung ma-develop, no, at makapag-contribute not only with the church but in the community, no, to make a positive impact para po sa karamihan. Siyempre diyan po nangyayari at nagaganap lang po yan. Pag may kinabibilangan po tayo, isipin po niyo pong soloist taka, ang hirap gawin. Kaya mainam, may kinabibilangan po tayong church family po, no? Kasama po dyan yung tinatawag po na eternal perspective, no? You know, kapag tayo napabilang po sa tinatawag po na church family, no? At ito po yung nag-i-encourage po sa atin para palawakin pa ang ating mga pangunawa, ang ating pagkakakilala, no? Of course, para po sa lahat ng mga bagay, especially do sa mga challenges and that concerns our daily life, no? Ito po yung makakapag-focus din po tayo at matutulungan po tayo nito, no, kapag meron tayong ganito na kinabibilangan na church family, parang naipapaalala sa atin na meron pang higit na mas mahalaga
kesa po sa ating mga hinaharap sa ating po mga buhay po na ito. Totoo po yun, kapatid kaibigan. Meron po na talagang mapapaalala sa atin na merong mas mahalaga pa po dito sa buhay na to. Kung sakaling tayo nalulungkot, wag po tayong todo-todong malungkot na parang mawawalan na po tayo ng pag-asa. Because we may have this hope which is beyond this earthly life po na ito na tinatawag, na makapagpo-focus tayo dun sa tinatawag po na yan na eternal perspective po na yun, eternal values, no? And of course, the spiritual group, no? Para matulungan po tayo at tayo manatili po higit lalo sa salita ng ating Panginoon. And then lastly, no, maaring dito na po ako magtapos at pagkahaba. Legacy and of course, no, legacy. I would like to leave that with the word legacy. You know, church families po, pagka meron tayong kinabibilangan po na church family. Yung church family po natin yan, yan po yung mayaman po sa kasaysayan, sa mga karanasan na tinatawag. At pag tayo napabilang po dyan at nag-involve po tayo, magiging bahagi po tayo. Tandaan po ninyo, nung tinatawag na kasaysayan. Like for example, yung our family day po natin, lahat na napabilang po dito, sila po yung kabilang at naging bahagi po ng kasaysayan. Yung sumama sa season 1, bahagi po sila sa season 2, sa season 3, sa season 4, sa season 5. Bahagi po sila lahat ng kasaysayan. E de mas mainam at mahalaga kung lahat ng season po na yun, nakasama po tayo, sapagkat ibig sabihin, from season 1 to 6, bahagi ka ng kasaysayan po na yun. At magandang karanasan na ibinibigay po sa atin po na yun. So kaya sa ating pumahamin na ito, yan ay magiging bahagi ng kasaysayan na mapag-uusapan. At ang ganda, looking back, no, tingnan po ninyo, kapag tayo nyo nakikita, lalo na kung ipapalabas po yan sa video, makikita nyo, uy, ako yun, naging kabahagi, uy, ako yan, ganyan, no? Ay, si ganito yan, ay, si brother, si sister. Ang ganda na nangyayari kapag ka po ganyan yung bagay po na nakikita po natin. Yan yung legacy na sinasabi. So, going back with this family day event po na ito, no, napakahalaga po, ulitin ko po uli, no, yung church family, nakapag-o-offer po ito. In closing, I would like to share, the church family, your church family, no, our church family, it can offer a supportive, nurturing, and spiritually enriching community po, no, na kung saan higit pa po doon sa tinatawag na pag-gather natin week after week na nagwo-worship po tayo. You know, it can provide space for individuals so that they may grow. They may connect with one another. And of course, nagtatribe po sila with their shared values and faith na nasa sa kanila. So with this family event po na to, I am inviting you, no, sa inyo pong lahat, may pagkakataon pa po, pwede pa po kayong sumama para po sa ating pong family day event this coming August 27. Okay, direct pakita natin sa kanila invitation po natin na yan, no. This coming August 27, it will happen at Summit Ridge, Tagaytay. Praise the name of Jesus. This season 6, no, which has the title, One More Try. And again, as I have mentioned in the previous natin, this is going to be the final season. At what will be the next? Will there be a next season? Okay, tingnan natin. Antayin natin ang Panginoon na siyang tumulong po sa atin. So, having said this, no, napakahalaga na may kinabibilangan tayo. And I am encouraging each one of you who are watching right now, please don't miss this season 6. Even though I am saying, we are saying that this is the final season, no? We don't know what will happen next, no? There are a lot of surprises para sa ating Panginoon. We know that our God is a gracious God, kaya marami po na magagawa pa po ang ating Panginoon. So I am inviting each and every one of you to please join us with our sixth season, no? The season 6 of this our annual Family Day event, which will happen this coming August 27, as I have mentioned repeatedly, sa Summit Ridge, Tagaytay. Napakaraming sorpresa. Maniwala po kayo, the surprises that you will see this coming August 27, ito po hindi po nangyari, no? In fact, first time po, no? First time in our all of the
Family Day event, no? Mayroon pong isang how shall I say this? It is not just a surprise, no, but merong twist that will happen on the day, no? At hindi ko sasabihin, no. What is that twist po na 'yan na mangyayari po? We will all gather at the Summit Ridge Tagaytay and there will be a switch that will happen. Talking about surprises, nako, ang dami pong surprises po, no? Never po na yung mga surprises na nangyari po from the past, no, mauulit po. Iba po ito pong season 6 po na ito. So I'm inviting each and every one of you who are watching right now, join us in our Family Day event. And in our this coming 2 weeks po na ito, we will showcase with all of you, no? Ayan, i-advance ko na po sa inyo. This coming August 17 and August 24, ipapakita namin po sa inyo yung mga important clips, no, that happened during the season 1 and during the season 1 up to season 5. We will divide that into 2 parts, so panoorin po ninyo and you will see kung gaano po kaganda po ang may kinabibilangan po na church family. So maraming salamat po at sana po magkita-kita po tayo sa darating po na Webes din po and this coming Sunday po na ito. So maraming salamat and God bless you all. Mm-hmm.